Kinsya Cristal Elomage, 17 taong gulang, nag-aaral sa Santiago City National High School, kabilang sa seksyon ng Grade 12 ICT Steve Jobs. Sa malayong lugar, masayang naninirahan sa taas ng kabundukan ng pamilya ni Seb. Si Seb ay isang mabait na binatilyo na nangangarap na magkaroon ng magandang buhay at masaganang pamumuhay para sa kanyang pamilya. Isang araw sa kagubatan, si Seb ay may nakilalang dilag at di alam ni Seb na isa pala itong diwata ng kahilingan. Ang diwata ay humingi ng tulong kay Seb para kumuha ng bunga ng mansanas sa itaas ng puno. Dahil ang diwata ay nagugutom na. Kaya naman, tinulungan ni Seb ang diwata. Sa pagmamagandang loob ni Seb, binigyan siya ng regalo at isa itong banig. Tinanggap ni Seb ang ibinigay ng diwata dahil na rin sa kagustuhan nito mismo. Habang papauwi sa kanilang bahay, kinausap ni Seb ang banig. Ano naman kaya ang paggagamitan ko dito? At nagulat na lamang si Seb nang biglang magsalta ang banig. Anong may paglilingkod ko sa iyo, Master? Sa sobrang gulat ni Seb, bigla na lang napatakbo at nabitawan ang banig. Pero habang tumatakbo si Seb, ay sumusunod naman ang banig sa kanya. Hanggang sa napagod sa kakatakbo si Seb, tumigil na siya sa isang malaking puno. Hay, buti na lang at mabilis ako tumakbo. Pero nagulat na lang siya nang may biglang magsalta sa kanyang likuran. Nang makarecover na si Seb, tinanong niya ang banig kung bakit siya nagsasalta at tinawag siyang Master. Sinabi ng banig, "Binigay ako sa iyo ng pinakamagandang diwata sa kagubatan dahil sa iyong kabutihan." Pagkatapos ng usapan nila ni Banig, napagpa siya ni Seb na iuwi na lang si Banig dahil makakatulong din naman ito sa kanya. Nang makarating sa kanilang bahay, nakita niyang nakatingin at tulala ang kanyang ina, kaya ganun niyang nadatnan ang kanyang ama. Kailangan nila ng malaking pera para may paggamot ang inang may malubhang sakit. Pagkatapos malaman ni Seb ang nangyari sa kanyang ina, tumakbo siya sa kanyang silid at doon umiyak. Nakita ni Banig na parang may problema ang kanyang master. Kaya nilapitan niya ito at tinanong kung may problema siya. Sinabi ni Seb ang kanyang problema kay Banig. "Humiling ka, Master, kahit ano, ibibigay ko basta wag na wag mong hihilingin na manakit ako ng tao kasi hindi ko gagawin yon." Nang una, hindi naniwala si Seb kay Banig, pero kalaunan ay humiling pa rin siya na sana mawala ang sakit ng ina. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang hiling, may biglang kumatok sa labas ng kanilang silid at nang kanyang buksan, isang masayang mukha ng kanyang ama ang kanyang nakita at sinabing magaling na ang kanyang ina. Sa sobrang saya, biglang napatakbo si Seb at dumiretso sa silid ng kanyang ina para ikumpirma kung totoo nga ba o hindi ang balita. Pero nagulat siya nang nakita ang magaling na talaga ang kanyang ina. Kumaripas siya ng takbo sa kanyang silid at nagpasalamat ng marami kay Banig. "Maraming maraming salamat, Banig.